So, look at that. Look at that. Ang ating tinochuang orata. So, yummy. So guys, magpiprito tayo. Tuturo ko kayo para walang talsik ang mantika. Wala pa kapoy yan, ha? Lagyan mo ng konting mantika lang. Bagong mantika. Wala pang apoy. Tapos yung isda natin, kailangan dry siya. Dry. Yung tutuyuin mo. Dry nga. Parang walang tubig. Loob, labas. Ganoon siya dyan. So guys, kailangan lang natin ang pangpaliktad to. So malamig pa yan, ha? Wala ka po eh. Pwede pa natin siya kamayin. Baluti mo na ang mantika. Then, buksan mo yung apoy. Konting-konti lang. Huwag mo lalaksan. Ang tawag dyan ay slow cooking. Frying, slow cooking yan. Okay guys, papakita ko sa inyo mamaya pag mainit na. So guys, nagpiprito na siya. Napapasin nyo, hindi natalsik yung mantika niya. Kasi low heat lang siya. Sa pinaka-low. Yan. So ganyan lang siya iprito. So guys, explain ko sa inyo ba't ganon ang pagkakaprito ko. Kasi hindi man ako nagmamadaling magprito. So, mahina lang yung apoy, huwag mong lalagyan ng asin. Kasi pag nilagyan mo ng asin, yung asin, pag natunaw sa mantika, magtatalsikan, magiging liquid yung asin. So, kinakailangan tuyo yung isda, punasan mo siya ng karta. Ano ba karta? Papel, yung papel. Tissue. Para ma-absorb yung mga tubig ng isda. Then, tsaka mo siya ipiprito ng dahan-dahan. Pag hindi ka lang nagmamadali. Tapos, ganun. Sa pang-teknik, kung ayaw mo nang tumatasik, lagyan mo ng harina. Yon. So guys, yun lang yun. Hindi naman kami nagmamadali. Dadalawa naman kami ni Mrs. lang nakakain. So, as for tonight, nagre-red wine kami. Red wine. At saka, keso. Habang hinihintay yung aming tinotsuhan. Ito yung tinotsuhan ko yun eh. So guys, yun lang ang technique. Paglalagay ng asin, sa huli pagka-prito na. Bye-bye. Pamaya ulit. Papakita ko sa inyo pagluto na yung isda. So guys, after ng 10 minutes ng slow cooking, babalik na rin natin siya. So, as usual, mahina nga po eh. Para huwag tumalsik. Walang asin. Okay? Ganyan lang siya. Slow cooking.
Pagkaluto niyan, gagawitin na natin siya sa tinocho. Okay guys, dahil nga tinocho ay nilulutuin natin, kailangan natin ng tahure. Homemade tahure. Hindi ko na lang yung i-vlog yan eh. Pero may vlog ako niyan sa channel ko. Hanapin nyo na lang paano maggawa. So, explain ko na rin. Yan. Siya tokwa. Bibili ka ng tokwa. Sasalain mo. Siyempre, huwag siya sa aming sabaw. Tapos, bababad mo siya sa toyo. Pero yung toyo, kasi nga, kulang pa siya sa alat. Lagyan mo din ng asin. So, isang basong toyo, nilagyan ko ng isang kutsarang asin. Iodized salt. Para mas maalat. Isang basong toyo, tatlong tokwa to ha. Tokwa. Tokwa tahore. Isang basong toyo, nilagyan ko sa kutsarang asin. Tapos kalahating basong suka. Ibabad mo lang for 3 days. At may tahore ka na. Ano yan? Soya sa soya? Soya. Soya sa soya. Yan. Soya sa soya. So guys, pag tinotsuhan, may tahore. Kaso wala tayong tausi eh. Wala akong nabili sa Chinese store. So yung tausi naman, ang principle lang naman noon, pampaalat dun sa tinotsuhan. So, maalat naman tong tahore. So guys, ganun lang kadali magawa ng sariling tahore. So, 1, 2, 3, 4. Kuha tayo mga lima. Lima. O, anim na. Mas pa. Yan. So, meron pa tayong pang-stack sa ibang araw na pagluluto. Ganun lang kasimple guys, paggawa ng tahore. Kung gusto niyo naman makita, panoodin nyo na lang sa YouTube channel ko. Okay, nihanda ko yung ating lahok sa tinotsuhan. So, yan na yung ating tahore. Dudurugin lang natin. Paglalagay sa tinotsuhan. Tikman natin. Malat. Ayun naman yun eh. Pampaalat. So guys, meron tayong tahore. Homemade. Guys, this is our recado. Bawang sibuyas. Kamatis. Siyempre, meron tayong talong. Ampalaya. Okra. Tahore. Tapos yung ating piniritong isda. Malapit na siya maluto. Ang kulang na lang talaga ay tausi. Wala tayong nabili. So guys, yan po ang ating Ricardo. Samahan niyo ako sa pagluluto. Tayo na! Okay guys, let's cook! Lagyan mantika. Bawang. Dali, pakuha nga tubig. Pinigit ko. Yan. Pritusin mo lang ng konti. Pero huwag mong pababrown na yun kasi papait. Here, Daddy. Pulid mo na ang ating sibuyas. Hintay mo lang mag-caramelize. Thank you.
Pagluto na ang sibuyas. Lagyan mo na ng tomato. Pwede yung sariwa, ha? Pero ako kasi nasasarapan ako dito kasi matamis yung kamatis niya. Ano siya? Peeled tomato. Hindi pa bukas na yun. Meron siyang buong kamatis. Masarap to guys, to kamatis na to. So, siyempre, medium heat para hindi masyado magtalsikan. Yan mo lang siya maluto ng mga 3 minutes. Takpan mo. So, guys, balikan natin after 3 minutes. Okay guys, after 3 minutes, isa-pisay mo na yung kamatis. Ihulog mo na ang tahure. Halo-halo lang. Ang kasunod sana nito, tausi. Eh kaso wala tayong tausi. Kasi yun ang gagamitin natin pampaalat sana. Yung tausi at saka itong tahure. So magiging matabang yung ating tahure. Kasi lalagyan natin siya ng sabaw. Kaya mag-aad tayo ng salt. Kasi po, wala na po tayo tausi. So, lagyan natin ng isang kutsarita. Then, lagyan mo ng sabaw. Huwag masyadong masabaw, guys, ha? Kasi yung gulay, magsasabaw yun. So, dapat ganyan lang. Pantay lang sa gulay. Okay, pantay lang sa kamatis. Then, hayaan mo lang siyang mag-isa 5 minutes. So, balikan na lang natin siya 5 minutes. Okay guys. After 5 minutes. Ayan. Hulog na natin ang ating gulay. Pwede na sabay-sabay. Ang ampalaya. Ano ba ito? Sa Tagalog, nakalimutan ko na. Okra. At saka talong. Guys, nakakalimutan na natin minsan ng ibang tawag sa gulay. Yan. Lulutuin lang natin yung gulay, guys. Lubog lang natin. So, another 5 minutes. Tapos, check-checkin mo lang. Siyempre, halu-haluin mo rin. Check-checkin mo din siya. Yan. Later, guys.
So guys, after 5 minutes, titignan natin. Yan, ang focus natin. Yan. Medyo luto na yung gulay. Haluin lang natin. Pagka half cook na yung gulay, half cook na yung gulay guys. Saka naman natin ipapasa yung ating piniritong rara. Ang ating tinochuhang orata. Wala kasing bangos. Marami tayong gulay. Bless you darling na hatching. So guys, lutuin lang natin na konti yung gulay. Leave natin siya ng mga another 5 minutes. Pag dalawang tao, wala stick. Pag dalawang tao, isang bagaw-baw. Let's cover it later guys. Guys, tignan natin. After another 5 minutes, sumuli natin. Yang. Voila! Luto ng ating tinochuhang. Look at that. Look at that, guys. Tanda na halo, syempre, baka madurog ang ating isda. Pero hindi madudurog yan, pinirito na natin. Mas maraming gulay. Huwag kayong magtitipid sa pagkain pagka pang pamilya, guys. Ganun ako. Pag pang pamilya, so, kill the fire. At maganda na tayo ng ating pagkain. Yan na po ang ating tinochuhan. Walang tiki man yan. Puro tantsahan. Naniniwala tayo sa ating kakayahan. Okay, that's it. So, look at that. Look at that. Ang ating tinochuhang orata. So yummy.